Hello guys, this is King and welcome to Pinoytube. So for this video, mag-unbox tayo at magbibigay ng first impression sa Fantech K613L Full Edition Gaming Keyboard Fighter 2. And so, stay tuned guys! So, welcome back guys. So ngayon, sisimulan na natin yung unboxing. So, kung may naririnig mo kayong mga ingay and galing yun sa labas, pasensya na kayo in advance. Ayan, so simulan natin. So habang ina-unbox ko to guys, habang dinugupit ko yung bubble wrap, share ko lang kasi yung dati kong gamit na keyboard and mouse is etong nakikita nyo dito. Yung Devastator ng CN Storm or ng Cooler Master. So binili ko yan ng 2015 and after 4 years, yun, bumigay na siya. Kumbaga, kahit anong pindot ko, sira-sira na yung mga buttons niya, hindi na gumagana. Tapos minsan, kahit anong kabit ko, minsan hindi na siya na-detect ng computer. So, naobligan na akong mag-upgrade. And actually, hindi talaga akong bumili nito kasi regalo sa akin to ng asawa ko noong anniversary namin. So, sa wakas na palitan na yung lumang keyboard ko. And in order siya ng asawa ko sa Lazada sa 8 Ace Gadget Store. And dito sponsored, so binili namin yung item. So, yung Fantech K613L, ang haba ng pangalan ni Full Edition Gaming Keyboard Fighter 2 is meron siyang 104 keys and may media button daw. So, check natin pag natanggal na siya sa box. And meron siyang metal body, 3-mode na lighting effect, 25 keys anti-ghost, double injection cups, and may window lock function siya. So, habang naglalaro ka, hindi mo mapipindot yung Windows button sa gilid. So, wala naman dito sa side yung pangalan lang. So, gagawin natin, tatawagin na lang natin siyang Gaming Keyboard Fighter 2 kasi masyado mahaba yung code niya. And sa likod, kung ano yung nasa harap, yun din yung nakalagay. So, tingnan natin. Dual color, caps injection with floating keys. Tapos, chroma, backlighting with 3-color breathing daw. So, baka may manual to kung paano natin siya mapapailaw. And number 2, 25 key rollover. Number 3, floating key architecture with distinct tactile feel and faster responses. So malalaman natin siya pag kinabit natin. Dual color injection, no more tearing letter. So karaniwang sakit ng mga, alam niyo na yung mga mumurehing keyboard katulad dati is yung sa katagalan ng paggamit natin, nabubura na yung letra. Yung nasa pinaka buttons. So ngayon daw no more tearing letters. Di ba basta mabubura. Tapos number 5, aluminum alloy rust proof, so hindi daw kinakalawang yung katawan. Numeric keys, more convenient and easy to use. Number 6 'yon. Adjustable height for longer gaming session. So may adjustment siya sa likod. Compatible to Windows 10 at marami pang iba. Made in China at sealed yung product. Yan. So, gupitin na natin yung seal. Doon na tayo sa pinakabagong item. So, nakompleto ko na yung pinaka-setup na Fantech. Kasi, hindi pa mahiwa yung kamay. Kasi, yung gamit kong headset, nasira na rin yung dati kong headset. So, ito na yung gamit kong headset. Yung Fantech HD14 Captain 7.1. And so far, ilang buwan ko na siyang gamit. Ayos pa rin, hindi pa rin nasisira. Tapos yung gamit ko namang mouse nang binili ko, hindi ko maalala, last year yata ako ito binili. Itong Fantech X9 Tour. Yun, so far, ayos pa rin hanggang ngayon. So, unbox na natin ito guys. And good packaging naman siya. Pagdating may bubble wrap.
Kasi medyo manipis naman. And may user manual. Yan. So, importanteng basahin natin yung user manual niya para alam natin kung paano iti-trigger yung lights, mga ibang button, and wala na. So, dapat ikabit ko ito eh para makita yung ilaw. Ayan. As you can see guys, metal finish yung dito sa pinakaharapan. And ang ganda, take ko sa asawa ko, ang ganda nung nabili niya. And ayan, makikita natin sa ilalim yung mga keys. Tapos yung pinaka-spring niya dito sa spacebar. And dapat pailawin ko siya para makita yung ganda niya. And sa unang tingin guys, sa paghawak, premium yung pagkakabuild niya. And hindi ko pa pala nababanggit yung presyo nito, bali 670 pesos to kasama yung delivery. So parang nasa 620 nabili ng asawa ko. And tactile naman nga yung ano niya, yung mga keys niya pag pinindot. And sa likod, meron siyang yung stand para pag gusto mo yung height. So, siguro kung port yung wireless nila, baka dyan nilalagay yung battery. And braided yung kable. Yan. So, kakabit natin siya para makita natin kung ano yung ilaw. So, hindi ko pwede sabihin na matibay siya guys kasi hindi ko pa naman siya nagagamit. So, gagawa natin to ng ano, ng follow-up review para malaman natin kung okay siya. Siguro mga 1 month. Kasi first impression pa lang naman. And pinaka-test natin dito is kung madedetect mo siya or gagana ba siya. Kasi yung ibang keyboard, kahit ikabit mo lang sa power bank, iilaw na. So ito, hindi ko lang sure kung iilaw siya, pero te-testing nga natin. So, kahit sa power bank lang natin siya kinabit. Ayan. So, para makita nyo guys, babawasan ko yung ilaw na nakaano sa kanya. Ayan, para siya yung lumitaw. So, sa left side. Ayan. So, nakita nyo naman, left side is green, yung gitna, blue. Tapos yung bandang kalahati, red. Eh, nag-combine yung ilaw. Kaya parang may violet. Tapos dito parang may light blue. And first impression, maganda. And solid yung mga buttons. And maganda rin yung ilaw niya. Okay na ako sa ganito kahit wala siyang iba't ibang design na ilaw. Ayan, 600. 20 pesos. And kung gusto nyo siya mabili guys, lalagay ko na lang yung link dyan sa baba, sa description box. And so, para malaman natin pala guys, yung mga multimedia keys niya and kung paano sa ilaw, makikita yon sa ating sa kanyang user manual. So, English naman yung iba and mas madaling intindihin. And so, focus ko lang guys. So, para magamit mo yung multimedia function niya, pupunta ka dun sa, pipindutin mo yung function button, tapos gagamitin mo yung F1 hanggang F12. So, makikita natin yung mga symbol sa button. Yan. So, pipindutin natin yung function, itong FN, tapos makikita nyo guys, nakalagay music, volume down, volume up, mute, stop, tapos back, play, forward, email, yung F10, home. Tapos hindi ko alam itong ano to. Ah, lock. So, ilalock yung windows para pag napindot mo yung windows, hindi siya gagana. So, FN plus F11 yon. Tapos FN plus F12, calculator. Tapos para mahinaan naman yung ilaw or on-off, ipindutin natin yung function, tapos yung screen para on-off. Tapos function, page up, tsaka page down para kung gaano kalakas yung ilaw.
So, kinamit na natin siya guys sa computer. And para makita yung iba't ibang color combination, di ba sinabi ko yung unang part ng video na hindi ko matest kasi nasa power bank. So, ngayon matitestan natin siya. Kinabit ko na siya sa computer, tapos tinesting ako. So, para mapalitan yung kulay, pipindutin natin yung FN, tapos yung screen. Yan. So, magkakaroon siya ng iba't ibang color combination. To off. So, 1, 2, 3, 4. So, tatlong color combination, tapos yung pang-apat na pindot mo, mamamatay na siya. Tapos yung para malakas yung ilaw, pipindutin natin yung function, page up, 1, 2, 3, hanggang tatlong level lang din. Ayan. So, sana na-inform ko kayo guys. Ayan. Fantech Gaming Keyboard Fighter 2. So, if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more Pinoytube videos, don't forget to subscribe. This is King of Pinoytube, signing out. Thanks for watching. Bye!